Welcome back, mga ka-aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod at talagang napakaganda ng ating pag-uusapan. Pero bago yan, palatastas po muna tayo. Sa mga mamis, sa mga titas, sa mga senyor na nasa bahay lang po at may gamit po kayong cellphone, yung link po sa baba, click nyo po tapos i-download nyo. Yan po yung PayMaya. Pag nag-register po kayo gamit po sa link ko na yan, mga ka-aldab, magkakaroon kayo ng 100 pesos. Basta't mag-register lang po kayo, tapos magpakita lang kayo ng kahit anong valid ID, 24 hours lang po, upgrade na po kayo. Kumbaga, hindi po katulad yan ng GCash na matagal. Pagkatapos nyo pong makuha yung 100 pesos, ipang-load nyo. Di po ba? Para po ipanood sa channel natin. Pagkatapos naman po noon, uninstall nyo na. Di po ba? Kumbaga, sabi ko nga po sa inyo, sayang po kasing opportunity nito, mga ka-aldab. Hindi ko alam kung hanggang August lang to o September. Dahil hindi po ito magtatagal. Promo lang po ito ng Maya. O ng PayMaya, mga ka-aldab. Para nga po daw, mas maraming mag-install. Pero sabi ko nga po sa inyo, gamitin nyo lang yung 100. At to, pwede nyo na po ipang-cash out agad-agad yan. Real talk to, mga ka-aldab. Tayo naman po, hindi naman po tayo magbibigay ng hindi legit, di po ba? Kaysa mapunta pa po kayo sa iba, register lang po kayo sa baba. Nandun po yung link. Tapos download nyo, register na po kayo. Well, punta na po tayo sa ating pinaka main update. Marami pong kwento ngayon ang naglalabasan. Dahil nga po, masayang nag-celebrate yung mag-asawa ngayong 70th year anniversary. Siyempre, hindi payag yung mga main fanatic sa Tarmin. Dahil nga po nag-celebrate pabor na pabor sa atin. Tulad ngayon, mga ka-aldab, wala si Mengay sa Itbulaga. Ano na naman yan, mga ka-aldab? Siyempre, ilalampaso na naman po yan ng showtime. Real talk to, masakit pong tanggapin, lalo na po sa legit dabber cards. Pero yan po yung katotohanan Di po ba? At ito nga po yung sinasabi ko, mga ka-aldab, na paunti-unti na nga pong may nahanapan ng butas. Di po ba? Kung ibabalik pa po ba nila sina Alden at si Mengay sa Itbulaga, wala pong nakakaalam. Di po ba? Real talk, mga ka-aldab. Kaya ko po ipinapakita itong post ni o yung latest na off-cam video ni Alden para lang po tayo maging masaya. Kasi may balibalita nga po, mga ka-aldab, na nakuha na nga po raw ng GMA Network si Mengay. Pero sabi ko nga po sa inyo, wala pa po talaga akong balita. Lalo po yung lumakas dahil lagi na pong wala si Mengay sa Itbulaga. Na kung titignan mo, dati-rati na never niya pong ginagawa yan. Real talk to, alam nyo, di po ba tayo na nga rin po nagsabi na napakasipag ni Mengay, todo-todo pagkatapos ng taping, diretso po siya sa Itbulaga. Katulad po ng isa pa with feelings na kahit inaabot na ng 3 o'clock a.m. ng pack-up, kinabukasan na sa Itbulaga po siya. Tapos yung taping ng Daddy's Girl na talagang masasabi mong push, tapos dun po sa Buko Channel. Real talk, mga ka-aldab, sinasabi ko lang po yung katotohanan. Lalo na po kung isa kang legit na main fanatics na alam mo lahat yung sinasabi ko, yung pinapoint ko. Dahil minsan ka na rin na nag-comment na kumbaga parang nabubugbog na yung katawan ni Mengay dahil wala nga pong pahinga. Pero dito kasi, mga ka-aldab, sunod-sunod Unang-una sa Boracay, pangalawa sa Singapore, tapos ngayon unang pasok, wala pa siya ng Lunes, tapos unang pasok niya patagal pa, tapos ngayon araw ng Lunes wala. Di po ba? Bukas hindi pa natin sigurado dahil taping ng Daddy's Girl. Doon kasi marami na pong kwento, marami nang naghahaka-haka. Pero lagi ko nga po sa inyo sinasabi na hindi po pwede yan, pero wala pa rin po raw na inilalabas ang Itbulaga management kung ano na nga po ba yung status, kung talaga nga po bang tapos na ang kontrata ni Mengay sa Itbulaga dahil hindi na nga po siya madalas nakikita, o talagang ayaw niya ng ito. Mahirap po talaga magkomento, mga ka-aldab, banggat wala po tayo matibay na ebidensya at resibo, lalo na po ngayon na
maraming nagko-komento. Pero sabi ko nga po sa inyo, yung kontrata hindi naman po talaga naililihim yan eh. Lalabas at lalabas po yan. Kaya lang syempre, hinihintay pa natin yung 101% na totoo. Mahirap po magkomento pero lagi po nating iniimbestigahan yan. Lalong-lalo na po pagdating kila Mengay at Isoy. At sa mga nagtatanong kung babalik pa po ba sila Mengay at Isoy sa Itbulaga o yung Aldab, may bago pong mga komento na lumalabas patungkol po kasi sa Pinos ni Tobiera. Marami po talaga nagtatanong sa akin kung ano nga po ba ang meaning ng pinost niya na isang kandado 2016. Maraming napaisip noon, medyo kumbaga matalinghaga, hindi po ba? Yung mga parang kay Henyo Master Joey De Leon lang. Siyempre, mahirap po kasi maggumawa ng senaryo. Mahirap pong magsalita, mahirap pong gawa ng kwento, baka pagdating naman po sa huli, eh, tayo po yung bigo. Pero malakas po talaga yung ugong-ugong na katulad nga ngayon wala si Mengay sa Itbulaga, ilalampaso na naman po siya ng Showtime. Tignan nyo po sa YouTube kung sino yung lamang. At tignan nyo rin po sa Facebook, lalong-lalo na nga po malamang. Well, inihintay ko lang po yung ratings na lalabas para po may ipakita tayo dahil alam nyo na yung pinopoint natin, di po ba? At sa nagsasabing andyan sina Alden sa Sabado, sa susunod na Sabado, wag na po kayong maniniwala. Real talk mga kaldab, lalong-lalo nang po sa mga staff at crew. Masakit pong tanggapin, pero yan po yung katotohanan eh. Kasi lagi po tayong pinapaasa. Hindi ko alam kung bakit, pero yun po yung lagi nilang ginagawa para dumami po ba yung viewers, para mag-abang yung mga true-blooded Aldab Nation, para lang masabi na naandun, may maibigay lang po silang update, sila pa yung gagawa ng kasinungalingan. Ako mga kaldab, kahit po ang daming pong babati ko sa akin na fake news, at least hindi po ako nagsasabi na naandyan si Alde, naandyan si Mengay sa Sabado, di po ba? Wala po akong sinasabi na ganun. Ang sa akin, kapag nakukumpirma ko naman po, eh agad-agad ibinabalita ko, at sapul na sapul naman po siya. Kung ikukumpara nyo sa mga fake news ngayon, hindi ko alam mga kaldab, pero napakarami. Talagang makakuha lang po siya ng simpatya sa mga netizen, makakuha lang po siya ng simpatya sa Aldab Nation, lahat gagawin po nila. Kahit yung balita po nila, fake news. Samantalang sa atin, never po natin ginagawa yan, di po ba? Real talk yan mga kaldab.